Sa unang laro pa lang nga po ni Thomas Bryan sa Denver Nuggets ay binangko nga ito agad ng kanyang kupunan. Yan naman ang ating unang pag-uusapan dito sa ating bagong video. Aalamin na rin natin ngayon kung kailan nga ba maglalaro si Kevin Durant sa Phoenix Suns. Kikilalanin na rin natin ngayon ang sinasabing bagong secret weapon ng Los Angeles Lakers at ang balitang posible nga pong mag-reunion sina Kevin Love at LeBron James. Kaya mga idol, tara! Kung inyo nga pong matatandaan mga idol, mismong si Thomas Bryant nga po ang nag-request ng trade sa Lakers, gayong hindi nga daw nito nagugustuhan ang trato sa kanya ng kanilang team, especially ng kanilang head coach na si Darvin Ham. Hindi rin naman nga siya nito binibigyan ng sapat na playing time simula nang makarecover si Anthony Davis. Bali, kahit man nga po napatunayan na ni Thomas Bryant na kaya niyang magtala ng malalaking puntos bilang starting center, ay nililimitahan para naman nga siya dito agad matapos makabalik si Davis sa kanilang lineup. Kaya mas gusto na lamang nga po ni Thomas Bryant na lumipat na lamang ng ibang kupunan na makakapagbigay sa kanya ng maganda at sapat nga daw na playing minutes. Kaya wala nga pong nagawa pa ang Lakers kundi i-trade na lamang ito papunta sa Denver Nuggets. Ngunit sa kasamaang palad, sa pagpunta nga po ni Thomas Bryant sa Nuggets, hindi nga natin akalain na mas malala pa dito ang kanyang sitwasyon. Gayong sa unang laro pa lang nga po sa kanyang bagong team kontra sa Charlotte Hornets, nagkaroon lamang nga ito ng 2 minutes na playing time, malayong malayo sa kanyang nakukuhang 20 minutes per game sa Lakers. Kaya mukhang kailangan nga talaga niyang magsisi ngayon sa kanyang ginawang trade request. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan kung kailan nga ba makakapaglaro si Kevin Durant sa Phoenix Suns. Alam kong marami nga po mga fans dyan ang excited na makita na mabuo ang bagong super team ng Suns ngayong season. Ngunit, mangyayari lamang nga yan kapag tuluyan ang nakarecover si Durant sa kanyang tinamong injury sa kanyang tuhod. Kaya, ang tanong, kailan nga ba siya makakapaglarong muli? Well, base nga po sa pinakahuling inilabas na update, pagkatapos pa nga po ng All-Star break, makakapaglarong muli si Kevin Durant, gayong kakailanganin nga talaga nito na makarecover ng husto bago siya tuluyang maglaro. Kaya mukhang maghihintay pa nga tayo ng ilang linggo bago natin makitang mabuong super team ng Phoenix Suns. Habang dumiretso naman tayo sa sinasabing secret weapon ng Los Angeles Lakers. Naging maganda nga po mga idol ang unang laro ng bagong lineup at mukha ng Lakers, gayong tinalo lang naman nga nila dito ang ating defending champions na Golden State Warriors. At isa nga po sa kanila mga players na nagkaroon dito ng napakalaking impact ay walang iba kundi si Jared Vanderbilt na nakapagtala pa lang ng 12 points, 8 rebounds, 4 assists sa loob lamang niya ng 17 minutes na paglalaro nito. At dahil nga po sa ipinakitang laro, marami nga po mga fans at NBA analyst ang napabilib sa kanyang talento, effort at enerhiya sa loob ng court. Kaya tinawag na rin naman nga siya ngayon ilang mga fans na bagong secret weapon ng Los Angeles Lakers, gayong siya nga po ang susi ng kanilang team para magkaroon sila parati ng enerhiya sa kanilang susunod na laro. At gayong napag-usapan nga po natin ang Lakers, diretso nga tayo dito sa ating huling storya sa balitang posible pangang mag-reunion sina Kevin Love at LeBron James. Gaya nga po ng sinabi ko sa inyo, kulang pa ng isang player ang lineup ngayon ng Lakers, gayong meron na lamang nga sila ngayong kabuang 16. Kaya pwedeng-pwede pa nga silang maghanap ng mga bagong malalaro na available sa loob ng buyout market at free agency. At kabilang nga po sa mga players na maaaring makuha dito ay si Kevin Love na inaasahan rin naman nga daw na iba-buyout ng Cleveland Cavaliers sa mga susunod na araw. Kaya magkakaroon nga po ng chance ang Lakers at si LeBron na kunin ito sa loob ng buyout market. Alam naman nga po ninyo na isa pa rin naman nga siyang mahusay na veterano at malapit rin naman kay LeBron, kaya isa nga siya sa mga target ngayon ng Los Angeles Lakers. So yun nga mga idol, ang ating bagong video na ating pinagkwentuhan dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your
JZone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated sa mga nangyayari sa mundo ng basketball. I-follow nyo na mga idol, bisitahin at ilike ang ating Facebook page, JZone TV. Thanks for watching, mga idol.